broadcaster at kolumnistang si Percival Mabasa o mas kilala bilang si Percy Lapid. Sa investigasyon ng mga otoridad, papasok na sana si Lapid sa isang subdivision sa Barangay Talondos, sa Las Piñas, pasado alas 8 kagabi, nang bigla siyang pagbabarilin ng riding in tandem. Mabilis daw na tumakas sa mga sospek na hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Ayon sa isa sa mga kaanak ni Lapid, pauwi ng biktima para mag-broadcast ng kanyang online show. Wala rin daw silang alam na banta sa buhay ni Lapid. Humihingi sila ngayon ng hustisya. Sabi ni Deputy Executive Secretary Hubert Guevara na bahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari kay Lapid. Iniutos daw ng Pangulo na bantayan ang investigasyon sa pananamba. Makikipagpulong daw si Guevara sa Presidential Task Force on Media Security. Kinundina ng Department of the Interior and Local Government ang pagpatay kay Lapid. Siniguro ng DILG na tututukan ng gobyerno ang investigasyon kaugnay nito. Gumawa na rin ang Philippine National Police ng Special Investigation Task Force. Bukod sa iba't ibang grupo, kinundina rin ng ilang mambabatas ang pagpatay sa veteranong mamamahayag.